Hello, welcome ka pamilya, kapuso. Welcome to Florence Delipe YouTube channel. Magluto tayo ngayon ng fukwa. So, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagluto ng fukwa. Ito yung fukwa, tinatawag. So, gagawin natin, sasahogan natin siya ng roasted duck. Yan. Ito yung roasted duck, ihahalo natin. So, ang mga ingredients niya, lalagyan natin siya ng ito. Nakadikdik na rin ako ng spring onion saka itong ginger. Yan. Ang paglagyan. So, ito, isa at kalahati. Favorite kasi ng amo namin kaya ito ang luluto ko. Yan. Maglagay tayo ng mantika. Ang main sauce niya, gagamitin natin ito. So, ihanda ko lang guys ha. Yung luya, dapat maraming luya. Yung punong-puno kasi marami akong hinanda na pang-dinner. Yan, lagay na natin yan. Eto guys, ito yung nabibili doon sa Talipapa. Yan. Minsan binibili din doon sa restaurant na talagang pagawaan ng mga nagle-lechon. May mga kasama itong lechon baboy, lechon mga roasted duck, mga ganon, mga manok. So ilagay na natin habang maluluto. Haluin muna natin para papasok yung mantika doon sa lasa dito sa may pato or roasted duck. Saka natin ilagay ito kasi ito cook for 8 to 10 minutes. Lagyan natin siya ng tubig. Ayan. So ito yung mainit na. Nag-boil na siya guys. Ito na yung sauce niya. Ayan, lagyan natin siya. Okay, mga 2 tablespoons. Tapos, lagyan din natin ng pampasarap. So, ito guys, ito yung hindi nawawala sa aking kusina. Chicken powder. Ayan. Mix-mix natin yung kanyang pato. Yan, naaamoy ko yung ginger guys ha. Yung ginger, iyon ang nagbibigay ng kanyang lasa. Saka yung kanyang amoy, mabango. So, takpan natin siya ng 5 minutes. Paglalagay ng sabaw, hindi lang napakarami. Kasi although nag-a-absorb siya, kasi para maluto lang yung ampalaya o yung bitter gourd, lagyan lang natin yung katamtaman. Kasi once na naluto to, hindi rin magandang tingnan kung madaming sabaw. Kaya mas maganda yung katamtaman lang, hindi super dami, hindi rin dry. Kasi minsan, pag dry kasi, pagkakainin mo na, parang wala lang. Kasi ang sabaw niya, ang ganda pag nalihalo mo na doon sa rice. Yan. Pag kumakain na tayo, sinasama doon sa rice, baka ano na yan, eksakto lang. Dapat. Okay. Itatago ko na yung mga nagamit natin para mabawasan dito. Kasi imagine guys, ang dami kong hinanda ngayon na ulam namin. Kasi dalawang beses ako magpapadinner. So, una, eto na, hinanda ko na. Ayan, papakita ko lang yung mga hinanda ko. Ayan, para sa amin yun. Tapos yung isda. Nagsinigang kami. Hinaan ko lang yung apoy guys. Ah. Tapos, dalawang vegetable. Una itong spinach. Ayan, namanlawan ko na. Spinach. Gagawa rin ako ng sweet and sour. Ayan, saka isda. Ayan, pipirito.
At eto, para sa mag-asawa na nag-uopisina, gagawin ko dyan, doglans ko lang ito. Eto yung choy sam. Okay, let's check. Tingnan pa natin. Ito pa ang sekreto, guys. Kung gusto niyo mas malasa, ang isasabaw natin, pwede rin chicken broth. Lagay na natin lahat. Isip na natin lahat. Tapos yung chicken broth, pampalinan siya, malinam-nam. Pampalinam-nam. Ayan, medyo kulang kasi yung ano niya, yung sabaw niya. Nanood ako kanina ng YouTube, alam nyo ba guys, na sobrang nakakaawa naman yung mga pinangyarihan ng ating bagyo sa Pilipinas. Ating bagyo, sabi ko, kasi sa Pilipinas lang naman laging nagkakabagyo eh. Sobra guys na nakakaawa yung mga nawalan ng mga ari-arian, gaya ng bahay. Meron pa yung mga napanood ko na natabunan talaga ng buhangin. So, at alam nyo ba, mas maano na naman. Kasi may sumusunod na naman pala na bagyo. Shoni naman ang pangalan. Kaya guys, huwag tayong tumigil, mag-pray, para tulungan tayo. Kasi sa panahon ngayon, talagang nabubuhay na tayo sa, ano ba yun, yung mga sign na ibinigay ni Jesus noong nandito siya sa lupa. Talagang yun na yung mga signs na malapit na ang wakas nitong lumang napagdadaanan natin ngayon. Tama pa, yung mga bagyo, lindol, yung ilang mga masasamang niya. Guys, ha? Ito natin. Medyo mapait. Pero okay lang yan, guys. Okay, luto na siya. Na yung Better Gourd with Roasted Duck. Okay, thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe and the bell button. Pwede nyong ipindot din yun para lagi nyong mapanood ang aking iba pang videos. Okay, thanks, bye!